Ay, pa. Magandang araw po mga kabihiro, ako po ay nandito sa aking taniman muli at siguro po ay nakita nyo nung tayo po ay mag-harvest ng gabi ay hindi pa po natin naaayos yung ating mga katawan ng gabi para po itanim uli natin. So ngayon po ay nagkaroon uli tayo ng pagkakataon at kami nga po ay bumiyahin ni Bihera kaninang umaga. So ngayon po ay hapon na ay ako po ay sumaglit dito sa aking taniman at para po maihanda natin yung ilang pananim po natin gabi sa darating na taniman at para po basta natin itatanim dito po tayo at natin po ilahanda yung ano yung ating pananim na gabi. Yan po, ito po ang ating mga pinagkukaya ng ating gabi. So atin po tayo po ay hindi naman po lahat ng gabi na nahukay natin yung katawan ay po pwede natin gamitin. So pipiliin lang po natin yung po pwede na hindi po masyadong malaki at katamtaman nga lang po yung size niya. At nga po atin pong iipunin kaya po tayo may dalasakaw. Ito po katulad po ng ganito. Yung paghahanda nga po sa darating na taniman atin pong atin pong ihahanda. Ito po magandang size ng ano pananim na gabi. Magandang pong mga size itong kalalaki. Huwag lang po yung masyadong yung sobrang laki na. Pero ito pong ganitong size po pwede pa ito. Ah, may lamang pa eh. Ito mga ipunin muna natin dito. Ano ako sasako. Gaya nga po nung dati ko sabi. Yung sabi ko dati ay ganyan. Pinuputol po natin yung pinakasakwa. At kasama po natin yung si aking camera woman, si ate. Ito po, natulong po siya. At siya daw po yung papapawis. Ate, hagis mo din eh. At ang aking pong camera woman ngayon ay si editor. Kahit po gantong kaliit, po pwede po yan. At ito po ay mabilis naman lumaki. Ito mga katamtama ang pangganin. Ganito po yung kalaki. So hindi nga po natin tinatanim ng ganitong sobrang laki. At ito na po ay nga
Siya po'y pasisibuli na lang natin dito. At yun nga po, ang gaya ng sabi, lumaman siya kung siya nalaman at kung hindi, walang problema dahil yun nga po, kung tawagin ang magiging labas po nito ay yung takatak. Po ilalagay natin doon sa malilim na lugar na hindi nga po siya ma-expose sa araw para hindi po siya matuyo. Ayun. May uwi na at ano, nayapakan na putol. Iuwi na natin at isama sa halayang ubinin ng iyong mama. Ate, wakay. Ligay mo sa adam pa. Makita mo ubo. Pa, may nalisang gabay. Oh. Kali siya ni Moload. At yun nga po mga kabihero, ang pagtatrabaho nga po dito sa gubat ay hindi nga po kinakailangan i-full time. Kung saka kung po'y parang ginagawa natin parang tayo po ay nagre-relax. So, hindi po natin dinidibdib ang trabahong gubat dahil lalo po tayong mahihirapan. So, kayo parang para pang alis init. Ika po, yan, katulad nga po, kami nga po ibumiyahe kanina. Yan nga po, napatigil ulingay. Oh. Di tayo po, nandito naman sa gubat nyo. Oh. Sayang naman po ang oras. Ayun, may pa, may saputin na uling ano, blangka. Sa gabi para din luya. Yun ito muna rin kukuhain na yung pananim na yung binhi. Nag-aantay ka lang uli ng ilang buwan pag naitanim mo at harvest na uli. Kahit ito pong gabi eh, hindi ika nga hindi alagay. Ate, mga nalisang sayang.
Yan po, atin pong ihahanap ng magandang lugar yung hindi siya masisikat ang masyadong araw. Ubus, alin. Ito po natin ibubuntaon at ito po ay nasa ilalim ng punong kahoy. Hindi po sa mga initan dito. At isang araw pa po natin ipikat. Ano yun? Pieces na agad. Ito po ay ano, puti po itong ating kinukuha ito. Binhi po ng puting gabi. At yun nga pong na-harvest na ating gabi ay tumimbang po ng 1,200 kilos. Ayun nga po ay sumala pa dahil nasukalan nga po. Hindi po natin naasikaso nung nagdaang tagprutas. Ay medyo natalo po ng damo. Kaya medyo kakunti po na-harvest natin ng nakaraan. Maganda, gantong kaliliit. Napatigil ulit isang araw. Basta itatanim. Pwede nyo magtanim yun ng gabi. Bahala na. Ika nga yan. Hindi natin masukatan yun ng ulan. Basta napalagay sa lupa eh. Tsaka na yung mabubuhay. Sayang. Saan nagaba yan? Gusto itong mga ganda eh. Gusto kaliliit. Ilan na ate?
36 yan. 36 na gata? Yung una? Hindi pa. Ilang na? 30 yung una, ano? May 66. Ito, pwede pa ito. Pwede pa ito. Kung ganito yung ano, tinatapon na namin. Yun nga po, pagka sesame bowl at sinigkasulaw, ay di. Mangyayari nga po yung takatak na lang ito. Go! Dalo ka na sa kuwa. Ito po magaling sa mga native na baboy. Baka po may nangangailangan sa inyo, napakain sa baboy na native. Yan po, napakainan po niyan. Yan. Nanguha lang po kayo dito. Libre na. Wala nang bayad. Malapit lang kay Sir Darwin Briones. Encomienda. Nakausawa siya sa akin sa sakuang ano. Yan ang gustong gusto ng native na baboy. Marami yung alagang native. Kaya shout out idol Darwin Briones Encomienda ng Bicol Region. Napaka ganda ng business mo, Abihero. Sana isang araw magkita-kita tayo at makarating ako sa place mo para madagdagan ang kaalaman ko para sa at alam kong mahilig ka rin magpatanim ng mga sari-saring halaman. At yun nga po, pangunahin yung business ay pag-aalaga nga po ng baboy na native. Shout out laging mag-iingat. Sige na. Ito, pagkakasang ito muna. Dito ka papas para maganda. Sa taon ay pagkaitin na itanim natin. Hello maman. Oh. Dahili. Makakamin na ulit. Sabag pong utot na ito. Kabahaw. Itingnan ko pala isang langka. Baka ano, magulang na. Yung mababala ano ma'am. Check natin yung langka ko. Ano, ano. Ayan. Mahigit. Ilan ato yung dala kong yan? 51 at 30. Di 81 agad ta? Ito po ay ano? Kaya ko po binibilang. Unang-una ay ito nga po ay 4 piraso ang bayad sa pagtatanim sa magtatanim. At bukod nga po doon, para alam po natin kung ilang puno po ang ating naitanim. At magaling po yung ikangay alam natin. Ito yung gulok. Ito, sinuputang ko ito. 82. 82 na ito.
102, 103, 104. Kahit maliit, pwede. Basta yun nga po, ang pagpipili nga po ng ganitong binhi ng gabi, ay hindi po kada puno ay po pwede natin itanim. Pinipili din po. Pinipili din po ang quality ng ating tanim na gabi. Yung pong hindi po pwedeng itanim ay bibigyan ko po kayo ng example. Mahanap po tayo. Yan po, lahat po ito ay good. Okay, huwag lang madamuhan, isiguradong ito'y maharbisa natin. Ito po, ang ating pong nalikom na ngayon ay mahigit 100 piraso na binhi nga po ng gabi. Ito po ay pag ako magtatanim ay isang araw ko na po itong itanim, maghapon. So, bibigyan ko po kayo ng example na gabi, yung puno ng gabi na hindi po pwedeng itanim. Kung tawagin namin ay may yung may bulok po ang puno, kung tawagin namin may pasik. At ito nga po yung pinaka-example nga po ng mga gabi na hindi natin po pwedeng itanim. Yan po, yan pong ganyang naagnas. Yan po, kung tawagin namin may pasik. So pagka po tayo nakakakita ng ganito sa ating farm, ay huwag na po natin itatanim. Itatapon na po natin. At yun nga po, kung sinalaman, ay di, ang labas nga po niya itakatak. Yan po ay hindi na tubo ng maganda, na natutunaw din kung ating itatanim. Okay na po at nakapag handa na nga po tayo ng mahigit 100 pirasong gabi, so hindi pa po tapos. At marami pa po ang ating kukuhanin dyan. At yun nga po, wala pa po sa 10 parte ang ating nakuha. At ito po, may nakuha pa kaming laman ng gabi. Nanalisan nga po ni Teddy Boy at saka ni Mori. Oh, mga tapyas pa. Okay. Ito, kinuha mo ka na daan. Ito, may ilaga ito. Ito, may liit. Masarap po itong pang merienda, itong mga gantong maliliit. Kaya, salamat po sa pagtutok mga kabiyahero. At kami nga po ipupunta pa daw sa aking sagingan at bibisitahin ko, at baka po may mataba na uli ay sa isang araw po yung matitiba para po makausap tayo na maghahakot. At dun nga po sa magtitiba, walang problema at ako na. So ang maghahakot lang po ang nagkakaroon ng problema dahil minsan si Mori nga po yung ginagawa. So kami po ay tuloy doon. Yun na po ang pinaka part 2 mga kabihero. At yun nga po, huwag niyo pong kalimutang isubscribe si Kabihera. At i-share niyo po mga kabihero. Maraming maraming salamat po. Hindi pa, kaputo, mga kakain pa. Sarap to, tinumbaga. Oh, pasisya ka na kay Nards. Hindi kita may bibigay sa iyo at di kulang pa sa iyo.
Isang araw, pag may nahinig na malakay.